makapakinala ko. Nadiscover ko may mga similar check marks din sa mga crimes ng mga nauna pang biktima. Mukhang isang killer lang talaga yung nahanap natin. Ano ibig sabihin mo? Ano dapat natin malaman? At kung may nawalang gamit nito. Ano bang problema mo, dude? Kanina ka pa bad trip, ah. Niligawan si Pretty ng dating isasakro dito eh. Wala akong tiwala doon sa mukhang bangos na mistiso niyo. Wala naman masama doon ah. Binata si Andy. Dalaga naman si Pretty. Ang bagal mo kasi, kaya yan, nauna ang katuloy. Tapos halos mamatay-matay ka sa kakanselos dyan. Bakit naman ako magselos? Hindi ko naman siya girlfriend ah. Yan ang hirap sa'yo, dude eh. Pati sarili mo, binobola mo. Hanggat hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, you'll always end up a loser. Dapat malaman ni Don Ignacio ang kasamaan ng babae niya. At dapat matigil na ang pagkahalimaw ng babae niya. Let's see. Tignan natin kung anong magiging hakbang ni Don Ignacio. Kailangan umalis na ako. I have to be there in time. Okay. Bye-bye. Drive safely. Hello, good morning. Hello, I'm looking for Attorney Kiambao. Yes, may anyone calling? This is Marina Gonzalez Lagdameo. So, ikaw pala yung nananakot sa papa ko. Well, makinig ka, Mrs. Lagdameo. Kung sa tingin ninyo, matatakot niyo ako sa pangharas na ginagawa ninyo. Nagkakamali kayo. No, you listen. No, you listen. You better get out of our lives or else babalik ko lahat ng mga bahong pinapasabog mo. Baka ikaw ang damputi sa kapuman. Mrs. Lagdameo. Napakadami po palang award na nakuha ng Victoria nung nag-aaral pa siya. Napakatalino ang bata. Scholar yata yan, anak-anakad ko. Waray gastos matrikula. Dito ba ho siya lumaki sa Burongan? Oo, anak. Maupo ka. Itong initripeyo, kita mo, champion siya sa Regional Math Olympiad. Itong medalyo na to, napanalunan niya sa declamation contest. Madalas nga din siyang kunin noon sa mga Santa Cruzan at palabas dyan sa plaza. Sabi ng mga teachers siya noon, beauty and brains ang anak-anakan ko. Proud na proud nga ako dyan kay Victoria. Ano gun, wala na siya. Laking karamay mo. Buwisit na babaeng yan. Han, ano ba nangyayari sa'yo? Wala ka na naman sa mood, ah. Huh? Eh, sinira kasi nung Yasmin na yan, araw ko, darling. Aba't nagtatapang-tapangan pa ang kiridang yon. At hindi daw siya natatakot sa pasasabugin kong bomba niya. Kung gusto mo, ipatrabaho ka na. Sabihin mo lang. Honey, di tayo pwedeng padalos-dalos. Let's just say, araw lang niya ngayon. Di bale, darating din ang panahon ko. At pag dumating ang panahon ko, she better watch out. Because you know what? I'll crush her. Alam, hindi ako makapaniwala na magagawa ni Marina yung sinasabi mo, Atty. Totoo ang sinasabi mo, Don Ignacio. Pati ang anak ko si Yasmin, ay balak iskandalo yun ni Mrs. Lagdameo para mapilitan akong baguhin ang testamento. Natatakot ako, baka ang anak ko ang gantihan ni Mrs. Lagdameo. Nalilito ako. Huwag ka mag-alala. Kilala ko kung paano kumilos yan si Marina. Trust me, hindi niya pwedeng saktan ang anak ko. But how? Anong gagawin ko, Don Ignacio? Makinig ka sa akin. Ganito ang plano ko. Right after we completed our pre-med course in UP Manila, doon na namin tinuloy ang med proper sa US, sa New York. Nandun na kasi sa abroad lahat ang mga family members namin. Hindi kami nagkaanak kaya
itinuon na lang namin ang aming attention sa pagpapractice ng aming profession sa abroad for 24 years. Bakit niyo ho naisipang bumalik dito sa Pilipinas to? Nung una, gusto na sana namin mag-retire, pero naisip namin magtayo na lang ng hospital. Sa probinsya mo ba? Oh no, dito sa Manila. Eventually kasi gusto namin dito mag-retire. And most of our friends are based here in the city. Wala naman kaming kakilala sa probinsya, and all of our relatives are abroad. Dok, wala ho ba kayong kakilalang kamag-anak si Doktora sa Samar? Samar? Wala, iha. Nasa Canada lahat yung mga relatives niya eh. Wala akong natatanda ang nakilalang kamag-anak niya na taga Samar. Sigurado ho kayo, Dok? Wala kamag-anak si Doktora sa Summer? Oo, iha. Bakit? May lead lang ho kasi kami sinusundan sa kasong hawak namin ngayon eh. And ito lang hong pagkamatay ni Doktora ang naiiba sa mga naunang biktima dahil siya lang ho ang hindi tubong Murongan Eastern Summer. What do you mean? Well, Doc, it only proves na maaaring hindi talaga konektado kay Doktora yung kasong hinahawakan namin. Hey, papa-expert ka na naman sa mga recipe books, ha? May bala ka sumali ng chefs on parade? Hindi, pare. Si Tita Stro, nagpapaturo siya ng mga isto cook recipes for Noche Buena, so tumutulong lang ako. Alam mo, tama yan. Kung magalang loob sa'yo na nanay na nililigawan mo, madali mo na mapasagot yung babae nililigawan mo. Talaga, ha? Oo, tol. Tama lang yung ginagawa mo. Alam mo, sabi ko sa'yo eh. Hindi ko alam kung bakit nagsiselosa mo yung partner ni Princess sa trabaho. Kasi yung Christmas mo, ano? Sana. Dok, hindi ko mahanap yung sinsingin ni Doktora. Tinignan ko na po yung sahig, mga filing cabinets, sa washroom. Hindi ko po talaga makita eh. Sana kaya eh. Nawawala? Sing-sing? Oo, iha. Imposibleng nahulog yun kasi masikip na yun sa daliri ni Doktora eh. Nakapatong yun doon sa wedding ring namin. Pero ang pinagtataka ko, nawawala yun samantalang yung wedding ring nasa daliri pa niya. I'm sure matutuwa si Princess pag nalaman niyang kayo nagluto nito. In fact, dadalang ko siya mamaya ng lapu-lapu para matikman niya. Alam mo, tsak matutuwa niya si Princess dahil paborito niya yan. Teka nga muna. Matanong nga kita. Ano ba talaga intention mo sa anak ko? Tita, malinis ko yung intention ko kay Princess. Siya yung kaisa isang babae gusto kong makasama habang buhay ko. I love her very much. Very much. I just wish you'd give me a chance. Chief, nabubuluhan ako dito sa checkmark na nakita natin sa diploma ni Doktora sa Batay. Na-prove natin na sa bawat crime scene ng mga biktima nito, merong iniiwang checkmark ang sila dito. Pero babali na naman yung lead natin. Bakit nang sabis? Hindi tubong Murongan Eastern Summer si Doktora sa mga. Kung titignan niyo mabuti, Chief, pare-parehong tubong Murongan ng limang biktima. Pare-parehong may mga nawawalang gamit sa kanila. At pare-parehong rin nag-iiwan ng checkmarks ang salarin sa lahat ng mga crime scenes. At naging madugulin ang pagkamatay nila, maliban kay Doktora sa Manila. Na kahit na may checkmark sa crime scene niya, at kahit may nawawalang graduation ring, hindi naging madugo ang pagpatay sa kanya. Hindi kaya posibleng nililito lang tayo itong killer na to siya? Posible. Kaya nga
pagdating mamaya ni Katinding, galing ng sama. Pag-aralan niyo ulit lahat ng detalye ng kaso. Parang may gustong ipahiwati ng killer. Hidalgo, andiyan pa ba si attorney? Ano ba nadaanan? Ano sa kubo ah? Kumakain. Kubo? Oo. O bakit? Baka masinghot mo ako niya. Ano na, amoy? Parang malansa. Ang sangsang ng amoy. Di. Ito yan. Tuyo? Tuyo? Oo, tuyo. Pasalubong kay attorney. Sana makagustuhan niya. Pasalubong, tuyo? Oh. Bakit? Ewan ko, sir. Sige. Galing pa ng summer yan. With love. O, diba? Ang sarap ng luto ng mami mo na steam lapu-lapu. Wala akong masabi. Ang dami ko na nakakain. Hindi ko naman ina-expect na kanya magluto na ganito kasi hindi naman talaga nagluluto yun eh. Actually, kasi nagpaturo siya sa akin kanina. Tapos, sinabi niya sa akin one of your favorites mo to. So, sinigurado ko talaga yung mga recipe, yung ingredients ko ang kuha niya. So, talaga. Next time, pare-pareho yung same taste, same... Ang sarap. Same. Ba't naman ako ni chef si mama sa restaurant mo? Actually, medyo after 3 years pa. Tuturo ako yan. Baka, oh. Oy, Katindig! Kamusta ka na ka? Kaya na ka dumating? Ngayon lang? Kapos ka biyahe mo. Kain tayo, oh. Okay na. Okay, so, ayun na lang mo. Tuyo. Tuyo? Oo. Oh. Galing sa Amar, pasalubo ko sa'yo. Sa akin? Oo. Oh, uy, sweet naman. Hindi ko kain mo ngayon. Ano ba? Thank you. Ang sarap-sarap yung tuyo, ano? May pinasasabi si Hepe. Ano? Puntahan daw natin yung burol ni Doktora Sabater. Mag-BBA daw tayo. Ngayon na? Oo, oh, hindi. Tapusin mo muna yan. Ay, hindi. Tapos na ako. Tapos na nga kami. Di ba tapos na tayo? Ito na huli na ito. Grabe. Grand Paul, isasin mo nga mga kasipasya sa pag-uwi kasi nakinangan ako. Thanks for the water for me. That's okay. Pakasabi ka namin, ang galing niya magluto, ang galing magturo. Drive safely, okay? Kaya magtang. Sana hinihintay mo ako. Dito ako. Nakalagay ka ba? Mahalap mo. Parang saan. Alam mo, Katindig, dito sa huling biktima natin, lalong napalakas yung theory na maaaring iisa lang talaga yung killer ng mga biktima dahil dun sa pulang check na nakita natin sa diploma ni Doktora. Oh, eh, kaso nabali yung lead natin. Itong si Doktora Sabater, hindi taka-Borongan, Eastern Sama. Kaluoy pala ni Mariette, pinatay pala siya. Kawawa naman. Ay, kinakaanita. Condolence, Dr. Sabater. Thank you. Condolence, Dr. Sabater. Ni Doktora? Classmate namin siya nung elementary, doon sa summer. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaanay sa'yo.